ko na siya mahugot, masyado ko siyang nabaon, medyo nasagad yata yung pagkakabaon niya. Hello guys! Welcome back to the Vince City Show and we are now in our second episode sa ating kitchen gadget test. And ngayon, nandito na naman tayo sa aming munting kusina kung saan may maraming hiwa ang nagaganap. Paghiwa ng mga gulay at mga prutas at kung ano-ano pa. And this episode, we will talk about or will review this Nicer Dicer Plus. We bought this for about 200 pesos. I'll put the exact price in the screen. Alright, so before we start guys, so if you haven't subscribed to my channel yet, please click on the subscribe button. It should be right here in the side of the screen. Alright, so let's check our item. So right here, we have itong kudkuran grater. So this can nakakapag-kudkud to ng gulay daw. And of course, we have the peeler. And right here, we have this, yung pinaka-main niya na part. Alright, so ito yung pinaka-top or takip niya. So mamaya makikita niyo kung paano ito gagamitin. And lastly, we have here this box. So parang yung pinaka-main container niya. So sa loob nito, maraming mga items. So ayan, so first one is this. And the second one is this item. Third one is another... parang slicer. The last one is this. So, later, meron din siyang mga kasama ng mga additional item na magagamit din siya. So, later on, we will try. Okay, so let's test now our slicer. So, paano siya ginagamit? So, first one, you just have to open it. Alright, just like that. And then, this one first, yung pang maninipis siya na hiwa. So, if you can see right there, so medyo matalim to siya. So, again, please don't let your kids play with this. Alright, so ilalagay mo lang siyang ganyan. Okay, so nag-fit naman siya, ayan. And then, ipapatong mo siya dun sa pinaka-container niya. Alright, so let's test first with this cucumber. Okay, so medyo alanganin yung cucumber natin para siyang papayang maliit. So, medyo deformed. Maganda to kasi kahit papano, kasi kailangan mo siyang i-slide dito sa ano, diba? So at least medyo mahaba siya at medyo matigas siya. Kaya pag idudutot mo siya dun sa butas, papasok talaga siya. So let's start with this. Wow, matalim siya ha. Ayan. So, ayan, swabe siya guys. So I'm not sure kung nakikita niyo yung sa ilalim. So talagang napakaganda ng hiwa niya dun sa pipino. So while doing this, you can also remove this cover if kung kailangan, ganyan. So paano siya mauubos? So medyo, syempre diba sabi ko, medyo delikado siya. So you can actually use itong, ano na to, parang gripper or something na para pwede mo siya mapus na without parang putting your hands into danger. Ayan! So naubos ang ating pipino. So let's check kung ano ang kanyang result. Okay. Ayan! So kung pansin nyo guys, talagang napakaganda ng pagkakahiwa niya. Ang nipis ng pagkakahiwa. So ayan o, so masarap to sa mga mahilig dyan sa cucumber. Alright? So ayan, maganda to para sa inyo guys. Okay. Alright, so we're done with this part. So let's move on to the next one. So let's try itong cuber or taga-cube. Okay? So I'm not sure how you call this. Right, so again, how do you use it? So, lagay mo lang siya dyan sa top. Okay? Mag-fit naman siya. So, kung pansin nyo guys, makikita nyo dito, meron siyang, ano diba, parang mga butas-butas. So, dapat dyan nakatapat yung gusto mong hiwain. So, kung isasara mo siyang ganyan, so, ibig sabihin dito siya sa tatapat. So, ibig sabihin dito mo ilalagay yung gulay na gusto mong i-cube or i-dice. Okay, so in this one, let's try first with a carrot. So, since hindi siya kasang ganyan, so hahatiin muna natin siya sa gitna. Okay, so since kailangan natin dice, so dapat yan itong hiwa natin bago natin ilagay dito sa ating dicer. Let's check it out here. So, gawin na natin, make sure na dapat may force kang konti. Let's see nga kung kaya ba siyang ganito. So, push. And... ayan! Awesome! So, isa pa! So, lagay natin. Ayan! So, kung mapapansin mo guys,
So talagang naging cube siya. Ayan, no? So nakikita niyo sa camera, talagang naging cube siya. So maganda, maganda yung result niya. So lagay muna natin. So let's try yung medyo mas maliit na hiwa. Tingnan natin kung babalik na rin lang natin siya. Let's push it. Ayan! Okay. That's terrific. So ayan, perfect na perfect yung pagka-slice niya. So compared dun sa dati nating review last week. So mas maliit siya this time. So mas gusto ko siya. Ayan. I have here a potato. So paano pag gusto ko na parang na-slice ko yung potato na parang french fries. So tignan natin siya kung kaya ba siya. Lagay natin yung potato. Right, patayuin natin. Tignan natin kung kaya niya. Sana hindi ko siya mabasag. Pero ayan, mukhang hindi niya kaya na ano. So feeling ko, ayan, hindi siya kaya guys na parang lumusot siya dun. So kung gusto niyo siguro, kailangan niyo siyang hiwain muna. Para subukan natin kung half lang siyang ganyan. So hindi na siya french fries, pangit na siya. Subukan, pero subukan pa rin natin. Okay. Push, ano, hindi ko mabasag. Ayun! Alright, so na-push ko siya. Hindi ko na siya mahugot. Masyado ko siyang nabaon. Medyo nasagad yata yung pagkakabaon niya. Kailangan hugutin ko muna. Ayun! Nahugot yung sa wakas. So just be careful pag binaon niyo siya. Huwag masyadong malakas yung pagkakabaon kasi baka hindi niya mahugot, guys. Okay, mukhang pangit pakinggan niyo. Mali na naman yung terms ko. Pero ayan, so ito yung result niya. So maybe ano, midget, pwede kayong midget french fries. Okay, so this time let's try another slicer. So gusto kong matry to. So this time dito sa slicer na to, try natin tong onion first. Let's yun, yun lumusot. Right, let's see the result. Ayan, ayan. Kung gusto nyo gayong hiwa, then you can actually do it using the slicer. Okay. So, but of course, diba, kaya naman natin gawin yan. But then, kung gusto nyo lang ng arte, ganun-ganun. So, ayan. So, this time, let's try the pepper. So, let's put this into our slicer. And, ayan. So, diba siya. Another one. And, ayan, so medyo lakasan nila ng konti yung pagkakabaon din. Not too strong, sakto-sakto lang kasi ayan na naman, no? Pag masyado mo siyang nabaon, mahirap na siyang hugutin. Mas tumitigas siya, eh. Okay, medyo na-stuck na. Okay. Okay, so ito yung result ng ating using the slice, the nicer dicer. Okay, so far, okay yung pagkaka-slice niya. So the last slicer is this slicer. So, pang ano siya? Pang whatever, kung anong pwede dyan. Siguro pwede kamatis, pwedeng sibuyas, or kung ano pang pwedeng ganitong klaseng hiwa. So this time, instead na dito ka magre-rely sa itong parang pang-push niya dito. So there's another accessories, which is this one. This one actually you have to put here, okay, sa bandang taas niya. So ayan, ayan siya. So mangyayari, dito niya itutulak. So patulak niya dyan sa may bandang unahan. So pag ilalagay niyo tong slicer na to, so whatever you like, for example, itong mas malaki, so dapat dito siya sa unahan na part. So kung gusto mo mas maliit, so babalik ta rin mo lang siyang ganyan. So kung gusto mo na iwan yung potato, maybe para sa mga nilaga. Okay, so try natin. Patayuin mo lang siyang ganyan and then make sure na dito siya nakatapat. Okay, then let's try to push it. Okay, baon lang natin siya. Yun! Here, ayan. So, medyo maganda yung result din niya. So, mga pang kung ano mang klaseng luto ang gusto mong gawin dyan. Let's try it with the tomato. Medyo mahirap siyang patayuin. So, just make sure guys na nakabaon ng konti. Kasi hindi tumayo, medyo malambot kasi siya, eh. Ibaon nyo ng konti bago nyo siya o ibaon pa. Let's try. Oh! Okay, medyo na ano siya, na squish yung ano niya. Ayan, oh. Yung kamatis.
nadurog siya. So hindi maganda. Hindi siya maganda sa kamatis, medyo mas maganda kung ikaw na lang mismo maghiwa sa kamatis mo. Naiiwas siya, pero yun o, yung result niya parang nalamog yung kamatis. Alright, so finally we're done testing the product and let's see right now, anong tingin natin, is it worth it or is it sayang yung pera natin dito? And the verdict is... Okay, this is approved. So far, effective siya sa pang-chop, sa pang-dice. Though, one thing lang na notice ko, dun sa mga gulay like maybe kamatis na medyo malambot siya, so medyo hindi siya maganda. But when it comes dun sa mga vegetables, talagang perfect yung nagiging result niya. And also, this one right here, it's very nice. Ang ganda ng result ng pagkaka-slice niya dun sa vegetable. Kung medyo hindi okay sa kanya is hindi siya okay dun sa mga pagbuo yung garlic. For example, in this one, di ba, we tried to create or tried to make a french fries, pero medyo hindi siya okay. So, for french fries, not really good. But other than that, okay siya. And one more thing. So, I'm not sure, is it because na imitation lang to or what, but medyo may duda ako sa integrity ng plastic na to, kung talagang tatagal siya. So, kanina, maraming beses tayo na nung masyadong, nung nilakasan natin yung pagbaon niya, medyo hindi na siya mahila. And then, I was also worried na baka mabasag siya. So, yun lang. Okay, so that's it for this video, guys. And again, if you like this video and if you enjoyed, please click on the like button. And of course, don't forget to subscribe to my channel for more videos. So next week, we'll have another session. We're gonna try another kitchen gadget. And also, just a shout out sa mga friends natin dyan sa Facebook, kay Japoy DC. I promise na mag-shout out ako. So, this is a shout out for you. And of course, don't forget to subscribe also to my brother's channel, Plotoy TV. So again, thanks a lot. And until next week, have a nice day. Bye-bye.